Dance. Lanjut terus. Hello guys, morning, and dito naman tayo sa another content, another video. So ngayon mag-unbox tayo ng helmet. So this is my first time unboxing the helmet. Ito po ay kararating lang. So i-unbox natin. Ang brand po nito is KYT. So let's go. Start the unboxing. At taas, makikita nyo sa screen, legit po yan. So dami nang umorder sa kanya at maganda din yung kinalabasan, na-receive yung mga items. Legit seller po siya. So nasa description na din yung kanyang pangalan. So FB page niya, i-PM nyo lang siya mga boss. So dito, mag-unbox na tayo. First things first, KYT bag. Yan, KYT. So ito, natanggal ko na kasi yung bag, hindi ko na nabalik. Actually, na-open ko na siya, pero para sa views, para malaman nyo kung ano yung review na gagawin ko, so binalik ko lang siya, pero bago ko lang nabuksan. Then another manuals. See the manuals. Spacer para hindi umalog yung helmet sa loob ng box. At finally, oops, iniiwan pa. Another styrofoam. And finally, the KYT TT Course 2020. So let's put this aside. Yan. Siyempre, yung manuals niya may stickers inside. Yan. So, napakaganda ng sticker. Yung isang sticker niya, refactorized na siya, pero may pabilog sa outline niya na reflectorized. So, kita nyo guys. Kita nyo ang ganda. Yan. So, lalagay natin dito. Yan ang sa loob. At yung KYT TT Course bag. See? Kita niyo yan. World class helmet. Yan. So, napakaganda nitong helmet na to. Maganda yung reputation ng brand. So, by the way guys, hindi ko na pala nabili to ng SRP kasi nakakaubusan na ng stock. So, reseller price na yung binilaan ko, pero although medyo mahal siya ng konti sa SRP, pero good quality pa din, in good hands. Good yung pagka-handling ng helmet kahit medyo may pagkamahalan, at then sa shipping, so hindi available yung medyo mura na shipping, kaya sa LBC medyo mahal-mahal yung shipping fee. Kasi naka-fragile siya, at saka at the same time, medyo malaki yung box. So, abot ng 1,300 yung shipping. And yung price ng helmet is around 4,300 to 4,500. Depends on the design or the model ng graphics ng KYT. So, kung may graphics siya, medyo mahal. Pero kung plain lang siya, nasa mga 434, depende na sa presyo ni sir na binilan ko. So it's galing pa ito ng Manila, so ngayon lang talaga dumating. Thank God na wala namang nangyari sa package, kasi yan yung mostly na kinakabahan ngayon sa mga shipping. So let's start the unboxing now. So kunin natin yung helmet. Yan, wala. Yan, kita nyo guys. Yan. So medyo orange siya sa dyan sa screen nyo. Light orange,
Pero pag sa personal, medyo dark orange siya yung kapag titingnan mo ng in person. So, yan. Ganda, di ba? TT Course, ito yung pinaka iniintriga ngayong helmet ngayong taon. Ganda ng kuhan niya. Ang design niya pala, guys, is QYT TT Course Overtech Black Orange. So, diyan sa description, diyan sa screen, makita nyo, i-post ko. Ayan, makikita nyo sa screen, yan yung model. So, ayan. Ayan. Kita nyo yung kabuhang helmet. So, may built-in spoiler na din siya. Yung nakakabit na siya sa kanyang helmet. Sa kanyang build niya. Ganda, good quality. Walang gasgas, wala namang kaano-ano. So, napakaganda. Recommend ko sa inyo, guys. Maganda yung KYT na helmet. Para sa akin. Guys. Ito pala, binili ko. Kasama na yung smoke lens. So, guys. Pagbili ko ng helmet na to, sinama ko na din pagbili ng smoke lens. So, PM nyo lang si sir. May smoke lens din siya. So, itong klase ng smoke lens is light. Light smoke. So, yan. Yan. So, nakakabit na to. Ano, pinakabit ko na before mag-shipping para isa na lang, gamit na lang siya. So, yan. Tanggalin na natin yung kanyang protective cover ng lens. Yan. Oh my God! So, ang price pala ng clear lens na to, ng smoke lens pala, is 2,000 pesos. So, iinisa ko na lang sa helmet sa pagbili para isa lang yung shipping. Para hindi na ako magasto ng double na shipping. So, ang ganda, guys. Napakaganda. Makikita nyo pa yung loob. Yan. Ang ganda. Nice. Good quality yung KYT. Yung vents niya, may vents siya dito sa baba. Dito sa taas. Makikita nyo, guys. Makikita nyo. Yan. Press nyo lang. Yan. Push. Pull. Yan. Slide nyo lang ito. I-slide nyo backward kung mag-open kayo ng ventilation. At i-forward nyo lang kung i-close nyo. Lalo na pag umulan. Kasi para hindi malagyan ng tubig sa loob. So, overall, napakaganda. Wala akong masabi. Ang ganda ng quality ng QYT. So, ito pala, guys. Pwede daw siya suotan ng goggles. So, ngayon, itatry ko magsuot ng sunglass para malagyan itong helmet. So, ito, guys, wala pala tong dual visor, single visor lang siya. Pero, inilihan ko na ng smoke lens para magamit din siya sa gabi. So, yung dark lens kasi medyo madilim. So, kailangan ka magbukas ng lens kung babiyahe pa gabi. So, guys, ganda ng build. So, about sa foam niya, ganda. Quality naman. Malambot. So, ngayon, dito na natin malalaman kung ano yung quality ng foam niya. Okay. So, let's test and sukatin na natin kung kasya ba talaga. My size is 59 to 60 cm. Pero, pinili ko XL. Kasi, yun nga, may mga clearance para one size up ako kasi para hindi masyadong masikip sa ulo kasi masakit kapag medyo masikip. Pero titingnan natin kung kasya ba talaga. Okay. Itatry na natin yung KYT helmet natin. So, ito na, guys. Susukatin na natin ang
size nitong helmet kung kasya ba talaga yung XL sa 59. So, kami kasi nagsasabi na dapat daw one size up. Pero Asian fit naman kasi yung kwan nila. Yan. XL yung kwan niya pero Asian fit yung sizing ng helmet. So, sa akin, medyo malaki-laki yung ulo. Tsaka makapal pa yung buhok. Bro, try natin. So, kung hindi siya masyadong sikit na yung tama-tama lang, okay na yan kasi katagalan, luluwag din yung foam. Ganyan. This is the moment of truth, guys. Mag susukat na tayo ng helmet. Oh! Ang masasabi ko dito sa helmet na to, fit lang siya. Kahit may tube mask ka pa, may balaklava. So guys, kita niya ko. So okay siya, ganda. Ngayon naman, kita try natin kung kasya ba itong sunglass. Yun. Bola lang yan. Ngayon, susukatin natin para malaman kung kasya ba talagang sunglass na sinasabi nila dito sa lens. Yan. So sabi dito, wearable sunglass. Yan. So yan, wearable sunglass. Kita nyo na ba? So kung hindi nyo makita, yan. So kung hindi nyo makita, ilagay ko sa screen. Yan, mababasa nyo. So ito na guys. Tingnan natin. Ito na. Una, medyo masikip lang siya. Pero yung foam niya is designed talaga para malagyan ng sunglass. So yan guys, okay na siya. Yan. Okay na siya, fit na fit yung sunglass. At hindi natamaan yung tainga. So napakaganda. Ah, bagay na bagay talaga lagyan ng sunglass. So kung lagyan na. Matigas pa yung lock niya. Pero napakaganda. Okay, secure yung lens. So guys, ayun naman. Tingnan natin kung yung pag-lock niya. Kalimutan ko pala. Oh. Kalimutan ko, may glass pala. Okay. So guys, ito pala nakalimutan ko. May lock pala ito. Ang tawag nilang D-ring. Letter D na ring. Yan, dalawang ring. Yung parang sa sinturon na tinatawag maliban sa may kwan, may butas, yung walang butas na sinturon. Ito yung style ng pag-lock niya, guys. Ito. Ipasok niya dito sa dalawa. Dito sa gitna. Papasok niya yan. So pag yan, hilain nyo. Then, dito sa pinakamalaking ring na may KYT na logo, ipasok nyo yung isa. Bali, naka-facing at outward yung kuha niya, yung pin o yung lock. Yung button lock niya. Yan. Kita niya yan guys, secure niyan siya. So, i-adjust niya dito kapag dito na sa chin nyo. Kapag nasuot nyo na din, ilalock niya dito para hindi siya matanggal. Masecure yung strap. Yan. So, ito yung D-ring lock. Yan. Hindi ko kasi nakikita ito sa most of the reviews kung paano, ano yung function niya. At least, alaman nyo. At alam nyo kung ano yung function ng D-ring. Kasi hindi din ito common sa nakikita ko. Ang nakikita ko kasi is yung quick release. Ganyan, yung nakikita nyo sa screen. So, okay guys. Ang ganda ng helmet. Quality. Solid. Solid talaga ang KYT. Okay, thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my channel for more contents, more videos para ma-enjoy kayo sa panonood. So guys, thank you.